Hello mga kakalot! For today's video, samahan niyo po ako maglinis sa aming bahay. Charot, bahay pala ng amo ko. Ikaw talaga kulot, no? Hindi mo ito bahay. Bahay ito ng amo mo. Actually guys, ito gabing-gabi na ito at galing pa ako di-op niyan at sobrang pagod pa ako. Bloated pa ako niyan guys dahil sobrang busog ko talaga dahil ang dami naming nakain kasi na-di-op nga kami kanina. So ngayon, maglilinis ako dahil nga hindi ko akalain na alas 4 ng madaling araw ang uwi nila. So kailangan ko maglinis kahit hating gabi na. So ito po ay oras nito ay alas 10 ng gabi. So galing pa ako ng di-op niyan pero kinakailangan kong kumayo dahil nga sila ay pauwi at ayaw ng amo ko na may maaamoy sila na mabaho dito sa bahay nila. Kaya kinakailangan natin maglinis ng emergency. So walang pagod-pagod dahil mas pangit kung pagod ka dahil napapagalitan ka. Char. I mean, kahit pagod ka, kailangan mong maglinis para naman pag-uwi ng amo mo, maa-appreciate nila at hindi nila iisipin na kahit wala sila ay nagpatanga-tanga ka. So, kailangan mo talaga maglinis kahit wala sila guys. Yes, minimintin ko po yung bahay kahit wala dito yung mga amo ko. Kasi ngayon, mga anak laging pumupunta dito kaya kailangan lagi din siyang malinis. Pero ngayon, kailangan ko talaga mag-double time kasi nga, sila ay pa-uwi na galing ng bakasyon. No? Ayan, natumba pa yung aking vacuum. Ayan. So, magkakaaway talaga kami nyo guys. So, ayan, kitang-kita nyo naman ako po ay nagmamadali na dahil nga po ako ay gusto nang magpahinga. Pero hindi pwede dahil kailangan ko pang maglinis bago ako matulog. Dahil nga darating sila ng madaling araw. Kahit ito ay late na ako matutulog at kailangan ko pang gumising na maaga. Dahil nga ako ay magbibit-bit pa ng kanilang mga malita. Matutulog ako ngayon ng late dahil nga baka mga 12 na ako makatulog nito. Kailangan ko pang gumising ng alas 4 ng madaling araw. Dahil nga sila ay mga matatanda na hindi na sila makapagbuhat ng kanilang mga bag. So kailangan kong gumising at kailangan ko silang pagbuksan ng mga pinto. Dahil nga po ay wala naman silang dalang susi kapag sila ay nagbabakasyon. So kailangan kong gumising ng madaling araw. Pero okay lang naman dahil nga pagkatapos noon ay pwede na akong bumalik matulog at pwede rin akong gumising ng late. So, ganoon na naman dito kasimple guys. Pero itong bahay na to, kahit lumang-luma na to, ay minimintin ko talaga. At kahit ako lang mag-isa dito guys, talagang sinisigurado ko na kahit papano ay malinis ko siya ng maayos. Kaya nga pag umaalis sila, eh, yun yung panahon para mag-general clean ako dito. Minumove ko talaga lahat yan. Pero itong gabi na to, ay a day before, naglinis na po ako talaga yan. Pero ito, pinaluap ko lang para sigurado lang ako na talagang malinis at wala silang masabi na, na nasa bakasyon kami, tapos ikaw, nagbakasyon ka din, hindi ka rin naglinis, ganun-ganun. Alam mo naman nanay ko, guys. Dahil nga nanay ko ay masyadong madaldal, yun nga ay kinakailangan humag-double time, at ako po ay laging nagmamadali tuwing ako po ay nag-iisa dito sa bahay, dahil dami-dami ko pong ginagawa. Medyo nahihirapan talaga ako minsan dito guys kasi nga yung nanay ko nga medyo siya masilan pero yun nga kailangan natin magtiis-tiis dahil nandito tayo para sa trabaho so wala tayong karapatan magreklamo hanggat kaya pa natin guys hala bira-bira lang kasi nandito tayo para sa ating mga pamilya so ayan na nga guys kailangan ko na mag-map dahil gustong gusto ko na rin magpahinga pero ito po ay malapit na po ako matapos nito at ang oras nito ay alas 10 na talaga ng gabi so pakaway-kaway lang ako nyan pero ako po ay sobrang pagod na pero kahit papaano guys masaya naman ako sa ginagawa ko dahil nga po dito ko kinukuha yung mga pang support ako sa pamilya ko. So masaya ako tuwing nagsasahod ako kasi nga sigurado ako na hindi na naman magugutom ang aking pamilya at sigurado ako na makukuha na naman ng anak ko ang kanilang mga gusto. Kaya hindi ako pwedeng mapagod dahil ako ay isang nanay at isang anak na mapagmahal sa mga magulang at mapagmahal na ina. Kasi nga ako guys, ako yung tipong tao na napaka family oriented. Kaya kahit anong pagod sa buhay hindi ko yan iniinda. Ang importante sa akin ay magampanan ko ang aking pagiging anak at pagiging ina. So ako guys, mahal na mahal ko yung trabaho ko dahil dito ko kinukuha lahat-lahat ng pang-suporta ko sa pamilya ko. Kaya hindi ko iniinda yung pagod dito. Kahit kasi kapag mahal mo talaga yung pamilya mo, hindi mo talaga mararamdaman yung pagod at lalong-lalo na kung ikaw ay may pangarap ka sa buhay na gusto mo talagang makamit at mayroon kang gustong mga bagay na bibilhin at gusto mong makikita na okay yung family mo. Kahit anong pagod pa yan, kahit gaano pa yan kahirap ang trabaho, basta pamilya ang pinag-uusapan at yun yung magiging inspirasyon mo. Mawawala talaga lahat ang pagod mo. So yan nga. Thank you for watching guys! Sobrang pagod na ako. So, tapos na ako, guys. Dito lang sa taas ang nilinis ko kasi sa baba, pwede na yun bukas ng umaga. So, kasi dito sila natutulog sa taas. So,
Nilinis ko na ngayon para hindi ko sila ma-disturbo bukas kasi buong araw yan sila tulog bukas kasi nga madaling araw yung uwi nila. So, ayan, tapos na ako. Doon ko pala nilagay yung cellphone ko kanina. Ayan, tapos na ako maglinis, guys. Hindi ko kasi akalain na madaling araw yung uwi nila. So, bigla lang silang tumawag. Nagpahinga na ako. Din, boom! Ganun. Uwi pala sila. So, time check now. Nakita niyo ba? Lapit tayo. So, ayan. Ano ba? Ayan. Okay, dito tayo titingin. So, time check now. 10 p.m. Yeah, 10:15, tapos na tayo. So, ayan, biglang linis si kulot. Galing pa ako ng diop niya na, pero bawal kasi dito na mabaho ang bahay kapag pauwi sila. Kasi nga may alaga kami yung mga bird. No, so, hingal yarn. Kailangan ko na talaga mag-diet, guys. Kasi sobrang taba ko na. Well, anyway, I'm done. Thank you for watching. Bye-bye.